This is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session na ito at para saan ba ito. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar. Kung attend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito, pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinakang purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So, ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So, kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga nagtatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing. Hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yun. So, yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to. Click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Do sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun at hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, power pa naman. Magandang gabi. Umaga, hapon, tanghali. Hapon, gabi. Nabanggit ko na ba yung umaga? Okay. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Nasaan parte man kayo ng mundo nanonood ngayon. So I hope naririnig niyo ako ng maayos. So, payaman ba? Payaman na ba? Okay, excited na ba? Excited na ba para dito sa ating ano? Sa ating Q&A session for tonight. So yung last week natin, 'di ba, 2 hours 'yon kasi tapos Thursday ko ginawa kasi meron kaming mastermind ng Friday kaya hindi ako pwede na mag Q&A ng Friday. So binawi ko na lang tapos last week nakalimutan kong mag Q&A, payaman, 'di ba? Nakalimot. So wala akong excuse doon. So I hope na okay naman ano, naririnig niyo ako ng maayos and I hope na nakapag-dinner na kayo kasi ako hindi pa. Pagkatapos pa nito. Okay, so ganun ako committed. Okay, ganun ako committed sa inyo. No, kahit hindi naman ako kikita dito, ganun ako committed. Right. So yan. So gusto ko na ano, mag-enjoy tayo dito sa ating Q&A session, hindi lang ano, hindi masyadong seryoso. No? Kaya minsan kahit corny yung mga joke ko, pinipilit ko pa din. No? Para hindi lang maging boring. So once again, shout out sa inyong mga nandito na, especially sa inyong mga payaman. So yung mga payaman, yan yung mga committed, consistent na nandito. Kahit ako yung wala, andyan pa rin, nag-aabang. Kahit ako yung nakalimot, andyan pa rin. Yan yung mga payaman. Okay, so
shout out sa inyo. So yung mga payaman yung palaging uma-attend nitong ating Q&A. Meron ba diyan mga ano first time? Shout out sa mga ano sa mga first time. So para mabigyan ko kayo ng shout out. Oh, by the way, pinakaunang shout out sa pinakang hindi na pinakang una kanina nag-shout out na ako eh. Shout out para sa pinakang unang nag-comment. Okay, si Tricia, magandang gabi sa iyo. Okay, so pinakang unang nag-comment. Yan. Payaman ka, payaman. So yung mga sumunod, sino pa yung mga nandito na si Josephine, yan, isa sa mga pinakamasipag ko na members. Mel, James, Randy, Chai, Junel, Sid, Rob, Gien, Rosemary, Janet, Lovely, Jen. Ayan, sino pa? Roselyn, Jaro. Sino pa? Manriza. Okay, meron pa ba? Okay, mention nyo na yung inyong mga teammates, yung inyong mga members, yung anyone, any networkers na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session, no? Para masaya. Kasi 1 hour lang to dahil may gagawin pa ako pagkatapos nito. Okay, so i-mention nyo na sila, i-comment nyo dyan sila sa ilalim para masaya tayong lahat at marami tayong matutunan at mag-enjoy tayong ngayong gabi. So gagawin ko yung best ko para masagutan ko lahat sa abot ng aking makakaya. Alright? So yan. So, wala pa akong nakikita ang first timer. Pero siguro baka mamaya. Okay, so start na tayo. First question. So napanood nyo naman na siguro yung introduction. Di ko na ulitin yun kasi ang haba. First question, ito nakita ko. Okay, kaya nag-react ako kasi maganda. Ay, magandang question. And parang ngayon lang 'to na itanong sa akin. Wala, hindi ko maalala. So siguro na itanong na 'to sa akin dati, pero hindi ko na maalala kasi nga napakadalang itanong. So madalas ang itinatanong sa akin is yung mga paano mag-invite, paano mag-invite, paano magbenta ng products, paano mag dito follow up, closing, bumuhay ng patay o kung ano-ano pa. Madalas technical eh, no? Pero yung mga ganito, ito yung mga gusto kong tanong. Okay, from Junel Ramos. So tanong niya, kailangan ba talaga ng isang tao na isakripisyo ang lahat ng bagay para lang maging successful sa buhay? Nuts! Ang lalim, no? Payaman! Ang lalim, no? Ganda, no? Ganda. Gusto ko yung mga ganitong klase ng tanong. Okay, so ngayon, regarding sa lahat, hindi ko alam kung anong ibig nyo sabihin dun sa lahat or ibig sabihin ni Junel, no? So siguro meron sa inyo na napapaisip din ng ganun. Kailangan ba talaga magsakripisyo? No? Iba't iba naman tayo ng definition ng lahat. Okay. And ito yan. Parang ganito kasi. Bigyan ko kayo ng analogy. Halimbawa, mayroong kang buhat na ano. Dalawang kamay mo ginagamit mo. Ang dami mong bato na buhat. Ang dami mong bato. Buhat-buhat mo yung mga bato na yun. Bato. Bato lang. Walang kwenta. Bato. So, habang buhat-buhat mo yung mga bato na yun, naglalakad ka, payaman ka, lalakad-lakad ka, may nakita kang ginto. Na nasa lupa, nasa sahig. Nakita mo yung ginto. No? Pero occupied ka na nitong mga bato na bit-bit mo. No? Kapag bumitaw yung isa sa kamay mo, madaming malalaglag na bato. Kapag bumitaw yung pares mo na kamay, laglag lahat ng bato. Di ba? Pero kung hindi, wala kang bibitawan dyan, makukuha mo ba yung ginto? Power, no? Power, payaman. So, yun yung isa sa pinakamagandang analogy na kaya kong ibigay sa inyo. Meron at meron talagang masasakripisyo. Pero pagdating sa kung gaano kadami or lahat, hindi naman siguro, no? Merong mga bagay na madaling isakripisyo, merong mga bagay na mahirap. Okay, so ano yung mga madaling isakripisyo? Para sa akin, madaling isakripisyo is yung mga bagay na alam mong, mga bagay na ginagawa mo na alam mong hindi naman makakatulong sa'yo para maging successful. So for example, sa case ko na nagsisimula ako, ano yung mga bagay na hilig kong gawin na hindi naman makakatulong sa akin para maging successful? Nagpaglalaro ng PC games, no? Walang kinalaman yun sa success ko eh, no? Sa network. Kasi nung mga time ko na yun, ano eh, hindi pa naman uso yung mga esports nung time ko. At saka kahit mauso yung esports, noob naman ako maglaro eh. No, bobo ako maglaro. Hindi naman ako magaling. Naglalaro lang ako para mag-enjoy. Pero hindi naman ako pang professional level na pang tournament. No, ako taga-pusta lang ako. Hindi naman ako malakas maglaro. No, yung mga competitive games, nilalaro ko nun is yung competitive games na nilalaro ko nun ay Dota. Dota, Counter-Strike. Yun. Pero hindi naman ako magaling.
So, ngayon, kailangan ko siyang bitawan kasi hindi naman siya makakaambag. No, nakakakonsumo siya ng oras ko na hindi naman nakakaambag sa success ko. Ano pa? Yung mga gimmick ko sa barkada, sa akin madali 'yon. Yung iba nahihirapan. By the way, itong sa akin ano to ha? Subjective. Hindi ako nagkakamali ng term, subjective. Yung madali sa akin pwedeng mahirap sa iyo eh. Na yung mahirap sa iyo pwedeng yung mahirap sa akin pwedeng madali sa iyo. So sa akin madali yung sacrifice na ganun na. Yung mga gimmick ko sa barkada, yung gala namin, yung inuman, jamming, mga ganyan. Masaya ako pag ginagawa ko 'yun, pero kailangan ko munang i-sacrifice. Bakit? Kasi hindi kami same ng direksyon ng mga tropa ko noon. No? Mahal ko yung mga siraulo na 'yon, pero hindi kami same ng direksyon eh. Iba't iba kami ng direksyon na pupuntahan. So, ako papunta, gusto ko talaga maging successful dito sa negosyo na 'to. So, sila may iba silang definition ng success. Kaya kailangan kong humiwalay muna pansamantala. Now, pagdating sa sacrifices, no? Pagdating sa sacrifices, most ng sacrifices ay temporary. Okay? Akala nung iba, pag nag-sacrifice ka, permanent na 'yon. Hindi naman eh. Majority diyan temporary, no? Halos lahat temporary. Katulad nun, yung pag-gimmick gala, ngayon anytime pwede naman ako gumimmick at gumala eh. No? Anytime pwede naman ako, yayayain lang naman nila ako. Yun lang naman ang kailangan nilang gawin. Sa anytime pwede lang ako gumala. No? Hindi, medyo ngayon alanganin kasi nga may pandemic, medyo alanganin lalo na kung sa mga lugar na mahigpit, no? Pero nagigets niyo na 'yun kasi nga nandito na ako eh. No? Na-achieve ko na 'yung gusto kong ma-achieve. Marami pa akong gustong ma-achieve, pero nandun na ako, na-achieve ko na 'yung level ng success para sa karamihan. No? So pwede na. Pero noon nagsimula ako, sinakripisyo ko muna. Kasi kung hindi ko isasakripisyo 'yun, tatagal ako bago makarating dito. Kasi kakainin pa 'yung oras, 24 hours lang 'yung meron ako eh. 8 hours pa doon tinutulog ko, 7 hours tinutulog ko. Tapos may kakain pa ng oras sa gimmick, sa gala. 'Di ba sa paglalaro ng PC games? 'Di ba? So 'yung mga ganun temporary. Ngayon anytime pwede na ako maglaro. No? Ang malupit nga kung kailan ako nagkaroon ng freedom talaga para maglaro, madalas nakakalimutan ko. Ayun nga pala no maglaro ako. Nakakalimutan ko na kasi addict na ako sa ginagawa ko eh. 'Di ba? Sa hata o sa negosyo, na-addict na ako. Isang ko na realize na ano. So ang parang nagiging kapalit na lang, nanonood na lang ako ng anime. No? Yan isa pa 'yan. Yan yung sinakripisyo ko dati. Hilig ko 'yan hanggang ngayon. No, ngayon, anytime pwede ko nang gawin. Kasi nga sinakripisyo ko na eh. Pay now, play later. Kabaligtad rin kasi karamihan ng mga tao baliktad eh. Play now, pay later. YOLO. 'Di ba? Parang nilang sinabi na, 'di ba sinasabi nila madalas eh, minsan ka lang maging bata, yung mga baloktot na ano eh, na paniniwala. Minsan ka lang maging bata. Enjoyin mo na. No? Parang na rin nilang sinabi na enjoyin mo for how many years lang na pagiging bata mo. Then for the rest of your life, maghirap ka na. Pwede namang baliktad eh. Maghirap ka muna sa ngayon habang bata ka pa kasi may energy ka. Mahaba oras mo. May energy ka. Sakripisyo mo muna sa ngayon. Trabahuhin mo muna. Sipagan mo muna. Tiyagain mo muna. Then for the rest of your life, maglaro ka na lang. Bahala ka sa buhay mo. Kasi, mabaho ka eh. And sa, ano, ang sinasabi ko ay sa ano na, context, within the context of network marketing ha, we are building passive income dito eh. Diba? Yun naman yung pinakamagandang promise para sa akin. Yun ang pinakamagandang promise ng network marketing, passive income. Kung kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin. Dahil nag-build ka ng matagal. Na chinaga mo. Na kahit maraming taong sumusuko, hindi ka pa rin tumigil. No, hindi ito yung invest, wait, and run. Yung mga scam, hindi scam yung tinutukoy ko. Kasi yung mga scam, kakasali mo pa lang, wala ka na lang gagawin. Kikita ka. No, ang sinasabi ko is passive income, residual income na binild mo. All throughout the years. Di ko alam kung ilang taon. Depende sa atin. May mabilis, may mabagal, may sakto lang. Iba't-iba tayo ng timeline eh. So, walang makakapagsabi kung gaano kabilis o gaano katagal yung magiging success natin. So, yun yung sinasabi ko. Pay now, play later. Halos lahat ng mga sacrifices, pansamantala lang. No? Mababawasan yung time with family. Especially kung yung mga time na yun... is katulad na nabanggit ko, hindi naman nakakatulong sa iyo para maging successful. Like may mga ito yung sinasabi ko na mahirap na sacrifice. No? Yung pagsama-sama mo sa family, hindi naman kailangan mawala eh. Siguro at least once a week,
'di ba? Sunday ganyan usually 'yan ang family day kasi nagsisimba or whatever, 'di ba? Usually ganyan yung family day, no? Sa akin kasi nung nagsimula ako talaga sinakripisyo ko lahat. Na hindi kasi nasabi na gayahin niyo 'yan kasi iba-iba tayo eh. And iba-iba tayo rin ng sitwasyon. Yung time ko nga kasi napalayas naman ako eh. So anong family day? Anong aasahan kong family day? Ipinalayas nga ako. 'Di ba? So wala, talagang sacrifice lahat. Pero sa case nyo, kung kayo ay, ayan, may family, ganyan-ganyan, at least once a week, di ba? Half day. Kailangan nyo lang talaga yung experience sa family, especially yung sa family nyo na tawag dito, na alam mo namang toxic, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Toxic. Pag nagkakasama-sama kayo, puro chismisan lang naman ang pinagkukwentuhan nyo, buhay ng iba. Wala namang mayambag sa'yo yun eh. No, anong may tutulong sa'yo kung malaman mo na yung kamag-anak nyo buntis na? Anong may tutulong sa'yo nun? Para umasenso. Yung mga ganyang bagay, kailangan mo yung sakripisyo. And pagdating dito sa part na to, kaya ko sinasabi na mahirap. Para sa inyo, sa akin hindi mahirap to. Para sa inyo, kasi nga, hindi to, madalas hindi to tatanggapin ng mga taong malalapit sa'yo. Diba? Hindi nila matatanggap. Hindi nila maintindihan. At hindi naman nila kailangan maintindihan. At hindi mo rin kailangan ipaintindi. Hayaan mo na lang yung resulta yung magsalita para sa'yo. Yan yung pagkakamali ko dati na pinipilit kong i-explain na hindi, payaman kasi ako eh, power ako eh. Pinipilit kong i-explain sa kanila. Eh, hindi nga nila maiintindihan kasi hindi naman nila nakita kung anong nakita ko. Ngayon, nakikita na nila. Kasi nakikita na talaga eh. Nakikita nyo din. Nakikita na talaga. Ang nakikita ko noon is vision lang, nasa utak ko lang dati. Ako lang naniniwala sa mga pangarap ko. Pero the rest, wala. Walang naniniwala. Di nila nakikita. Ngayon, nung nakita na nila, di tumahimik na sila. Na, yun yung sinasabi ko. Ito yung mga sacrifices na mahirap bitawan. No? Ito pa. Mga extreme. No? Mga extreme. Naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy. Ito, hindi to applicable sa mga mag-asawa. Okay? Mahirap. Lalo na kung may anak na kayo. No? Sa mga may jowa pa lang. Sa mga single, maswerte, medyo maswerte pa kayo dito sa part na to. Sa mga may jowa. Naalala ko nung nagsimula ako, may girlfriend ako nun. Hindi ba si Grace? Kasi, oo, yun yata yung huli kong naging girlfriend before ko naging girlfriend si Grace na inabot ng ilang taon. 2 years? Tama, 2 years bago ulit, bago naging girlfriend ko si Grace. So ibig sabihin 2 years ako naging single nun. Bakit? Kasi yung girlfriend ko before, naalala ko, no, sana hindi siya nanonood. Na-invite ako sa networking. First time, yun yung unang beses na-invite ako sa networking. Sinare ko sa kanya. Ayaw niya. So, hiniwalayan ko agad siya. hindi naman, di ko masabing tama yung ginawa ko. Kasi, alam mo yun. Pero, nangyari na yun. Wala na akong magagawa. So, bibigyan ko kayo ng context pagdating dito. Bibigyan ko kayo ng explanation. So, kapag ka kasi, mag-boyfriend-girlfriend pa lang, mahirap nga to pag mag-asawa na eh. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang, okay pa. Kasi wala pa naman kayong asawa-anak. Anak, pag ganyan. Pero pag may anak na, hindi na kayo basta-basta pwede mag-desisyon. Kasi may bata na nakakaawa naman. So, ako kasi galing ako sa broken family, kaya nandun ako sa perspective ng bata eh. Okay? Balikan natin yung sa mag-jowa. Niwalayan ko kagad. Ang mindset ko kasi noon, ang thinking ko kasi, parang mo na rin sinabi na ayaw mo sa magandang buhay. Kasi ang thinking ko kasi pagdating sa mga babae, ang maniwala kayo o sa hindi, no? Hindi naman ako babaero, hindi ako machicks, no? Pogi lang talaga ako, pero hindi ako, hindi lahat ng gwapo ay machicks, no? Hindi lahat ng gwapo babaero. No, eh tanong niyo kay Grace. Siya tanungin niyo. Okay? Sa 4 years namin, almost 5 years namin, wala kaming naging case sa 5 years namin. Wala kaming naging case na nag-away kami dahil sa selos. Ang usual na pinag-aawayan namin ay dahil sa mga pride namin. Sa pride naming dalawa. Nagpapataasan kami ng pride eh. Pero selos, ganyan, dahil may lalaki or may babae na wala. Hindi kami nag-aaway about dyan. Ako kasi iniisip ko doon, is pag ako nagkaroon ng girlfriend, gusto ko na magiging asawa ko talaga. No? Nainisip ko na kung ano yung future. And yun rin yung sinabi ko kay Grace that time. Sabi ko sa kanya, ay hindi kita girlfriend or nililigawan. Hindi kita gusto maging girlfriend dahil lalang, trip ko lang, kasi maganda ka, magiging palamuti ka sa akin, pampaganda ng image ko. No? Mga mababang klase ng lalaki lang ang gumagawa nun. So, sabi ko sa kanya, kasi ikaw na yung gusto ko maging asawa, ikaw yung gusto ko na maging nanay ng mga anak ko, gusto ko na magandang future, ito yung pangarap ko. Sinabi ko sa kanya lahat. No, kung ayaw mo, hiwalay tayo.
madali naman ako kausap eh. So ganun yung nangyari sa akin before nung una, yung una. Na iniwalayan ko kasi nga yun na nasa isip ko. Ayaw mo ng magandang buhay. Ano anong gusto mo, yung telenovela, yung kahit mahirap tayo okay lang basta sama-sama. Talaga ba? Ayaw ko ng ganun, di ba? So, yun yung thinking ko before. So, para sa mga magjowa, yan yung mga mahirap na sacrifices. Kung alam mo talagang ayaw niya, hindi nga sinusuportahan, no? O pili ka. Siya o yung magandang kinabukasan. Siya o yung future na yung success. Pagdating sa mag-girlfriend, boyfriend, so medyo extreme na to. Extreme na tong sinasabi ko. Pero yan yung nagbibigay ako sa inyo ng mga example ng mahirap. Mahirap na sacrifices. Sa akin, madali yan. Pero sa inyo, di ko alam. No? Kasi nga ang ano ko logical ako talaga, logical ako mag-isip. No? Hindi ako nagde-decision base sa emotion ko. Ha? So, yun yung sinasabi ko. May mga marami ka talagang bagay na kailangan i-sacrifice. And it's up to you. So sa bilang ako bilang leader, no? Sinasabi ko yung mga bagay na kailangan mong i-sacrifice sa simula, pero hindi ko ipipilit sa iyo 'yan. Bahala ka. No? Ayoko nang pinupush ng ganun yung mga members. Ibang usapan na pagdating sa mga leaders, pero sa mga members ko, mga bago, hindi naman mga di pa mga leader. Yun, may choice ka, bahala ka. Pangarap mo naman 'yan eh, hindi naman akin 'yan eh. Kasi kahit ano man ang piliin mo diyan, hindi naman ako apektado. Piliin mo yung sakripisyo, piliin mo yung pangarap mo, hindi ako apektado diyan. No, kasi marami pa naman akong iba eh. At marami pa akong ibang pasasalihin, marami pa akong ibang rerekrutin at papawirin at babaliwin, no? Para mag-commit, no? Pero hindi ako namimilit. So yon. Kailangan i-sacrifice? Yes, kailangan talaga. Meron talagang mga sakripisyo. And katulad ng sinabi ko, halos lahat sa simula lang naman. Sa simula lang naman. Okay? So ang dami kong sinakripisyo, ang dami kong tiniis. No, pagdating ngayon, kaya nung na-achieve ko na yung success, every time na binabalikan ko yun, naiiyak ako kasi grabe. Every time na binabalikan ko yun, kasi grabe. Natiis ko yun. Di ba? Matinding willpower, matinding disiplina. And naniniwala ako lahat ng successful na tao, may mga sacrifices talaga sila na ginawa. Para ma-achieve kung ano na-achieve nila ngayon. Madami. Yeah, and most of the time, behind the scenes yun. Hindi nyo nakikita. Yung mga loading nyo ng mga upline, hindi nyo nakikita. Sana ikwento nila. No, kasi yun yung talagang nakaka-inspire. Ako hindi naman ako para sa akin, walang kwenta yung... Hindi ako na-inspire dun sa success. O, alam kong mayaman ka. Eh, ano ngayon? Gusto ko malaman yung story behind. Yun ang nakaka-inspire, di ba? Diba? Imaginin mo kung... Tawag dito, ay shit. Nawawala na yung mga tanong nyo. Ano yung... comment nyo ulit yung mga tanong nyo. Shit, nawawala ulit. Nawawala. Nakita ko, nawawala na naman. Alright, nagsisiwalaan na naman. Okay, saglit lang. Copy-paste muna natin to bago mawala. Pag hindi ko nasagutan, ulitin nyo na lang ha. Kasi pinagtitripan na naman tayo ni Facebook. Hindi ko alam bakit ganito nawawala. Alright. So yan, balik tayo. Doon sa sinasabi ko. Ang nakaka-inspire ay yung kwento. Okay. Yung kwento, yung journey papunta dun sa success. Hindi yung success lang. Yun ang nakaka-inspire talaga. At dun talaga dapat kayo ma-inspire. Diba? Kasi parang ganito, mayaman. Kasi isipin nyo na nakaka-inspire kasi mayaman. Eh, paano kung nalaman nyo na yumaman yun kasi drug lord pala? Nakaka-inspire ba? Diba? Kaya pala yumaman yun kasi mamamatay tao pala. Kaya pala yumaman yun kasi magnanakaw pala. Nakaka-inspire ba? Diba? So, yung journey. Okay? And yung sa part ng journey is yung mga sacrifices. Alright? Payaman? Power? Ayaman ba? So yun ang sagot ko regarding dyan. Malaya kayong mamili, pero timbangin nyo yung consequences. Kasi mas nakita ko na mas malaki yung makukuha kong reward pag sinakripisyo ko yung mga bagay na binanggit ko. Ang laki. Ang laki ng difference. No? So, yun. And along the way, ito pa, isa pa, before ako matapos, maraming mga tao, along the way, papunta mo sa journey ng success, yung mga inaakala mo na susuporta sa'yo ngayon, mga inaakala mong mga kaibigan mo, mawawala yan. Hindi naman lahat, pero marami sa kanila mawawala. Bakit? Tinatanggal kasi ng universe yung mga maling tao sa buhay mo. And along the way, mamimit mo yung mga tao na tama para sa'yo.
hindi mo malalaman kung hindi mo malalaman kung sila ba yung tama, hindi mo alam. Hindi mo malalaman. Pero marirealize mo na lang 'yan the moment na nagsisimula ka na magkaroon ng resulta, the moment na nagsisimula ka na magkaroon ng success, doon mo marirealize kung ito pala yung mga tamang tao. No? Kasi katulad ko, hindi porket marami ako naging unethical na uplines, marami ako nakilalang unethical na networkers na, I mean, nagkaroon ng personal relationship sa akin na nakasama ko, eh, mga maling tao na sila, para sa akin, tamang tao pa rin sila. Para sa akin, tamang tao pa rin sila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko malalaman yung difference ng ethical at unethical. Diba? So yun, yung ganun. So medyo malalim na tayo, wag na tayo pumunta doon, medyo malalim na. So I hope nasagot ko yung ano, yung tanong. Sino na yung nagtanong? So, sino na yung nagtanong? Ay, si Junel. Alright. Si Junel. So, yun. Okay? So, next question tayo. Okay. Jaro Bellino. Sir, napunta ka na po ba sa point na gusto mong sumuko? Maraming beses? Ay, hindi naman. Maraming beses? Hindi naman. May mga times. Hindi naman maraming beses. May mga times. Pero hindi ko masabi na iniisip kong sumuko eh. Ang iniisip ko is, ang palagi ko talagang iniisip, anong solusyon? Anong solusyon? Yun ang palagi kong iniisip, anong solusyon? No? Hindi ko maalala yung mga times na ano, hindi klaro talaga sa akin kung naisip ko bang sumuko or ano. Kasi pag iniisip ko, parang wala naman ako maalala na sumuko. Pero may mga point ako na, alam mo yun, ang dami ng reason para sumuko. Pero hindi ko talaga iniisip. Ang iniisip ko talaga is, paano ko ito malalampasan? Anong solusyon dito? Kasi ma-pride nga ako. Yun ang reason why ko before. Pride. Okay? Hindi ko reason why yung family ko. Gusto ko sila maihahon sa kahirapan. Hindi ko reason why yung mga ganyan. No, hindi typical ang reason why ko. Ang reason why ko, pride. Pride talaga. Kasi, hindi ko kaya dumating sa point na sabihin sa akin ng mga taong hindi naniwala sa akin, yung mga taong nag-reject sa akin, na sabihin nila na buti na lang di ako naniwala sa iyo. Kasi nag-quit ako, tumigil na lang ako, nagtrabaho na lang ulit ako. Diba? Hindi ko kaya yon. Hindi kaya ng pride ko. Mas pipiliin ko pang mamatay na lang kaysa mangyari yon. So, ganun kataas ang pride ko. Kaya hindi ko naiisipan. Eh, kasi every time na pumapasok sa isip ko na tigil, mag-quit, yun agad. Kaya hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-quit. Hindi ko kayang tumigil. So yun yung case sa akin. No? Yun, ganun kalaki ang naitulong sa akin ng reason why. Hindi typical yung reason why ko, pero totoong reason why ko talaga yun. Kasi hindi ako napatigil eh. Yun ang nagpo-push talaga sa akin eh. Yun yung totoong reason why. No? Pero maraming times na yun ang masasabi ko, maraming times na napakarami ko ng rason para tumigil na lang. Ang dami kong rason para tumigil na lang. Ang dami kong pwedeng gawing excuse. Kasi walang sumuporto sa akin. Kasi pinalayas ako. Kasi baon ako sa utang. Kasi unethical na ituro sa akin. Kasi walang strategy. Walang mentor. Blah, blah, blah. Yung mga reason ng mga quitter, mga loser, dumating din sa akin yung mga ano na yan. Yung mga excuses na yan. Mga justification na yan. Pero hindi kasi talaga kaya ng pride ko eh. Nangingibabaw pa rin yung reason why ko eh. Yung which is yung pride. Kaya hindi talaga ako sumuko. No. It's either I succeed or die trying. No. Kasi ilang taon, ang tagal din bago ko masabing na-achieve ko na nga yung success, ang tagal. No? 6 years on the way to 7. Grabe. No, pero malaki naman ang kinita ko ng mga nakaraang taon, pero hindi ko pa masabing success eh. Tagal, di ba? Nung babalikan ko yun, parang ang bilis nga eh. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang mahirap lang na part yung paakyat. Ang hirap talaga ng paakyat. Technically speaking, literally speaking, at saka figuratively speaking, mahirap yung paakyat. Pero pag baba, madali. Kaya nga sabi, di ba? Pag nasa baba ka, mahirap umangat. Pero pagka nasa taas ka, ang daling bumaba. So, yun. Okay, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Payaman ba? Marami natututunan. Payaman. Okay, payaman. Eh, sinasabi nila, di ba? Pride, masama yan. Ay. Kalokohan. May yung emotions natin,
Hindi ko alam kung emotion ba ang pride. Alam ko emotion ng pride eh. Part siya ng deadly sin, pero ang pangit kasi sa negative na emotion is para sa akin ang emotion kahit sabi mo negative like fear, anger, may magandang na idudulot 'yan kasi hindi 'yan ibibigay sa atin ng Diyos kung walang kwenta 'yan. 'Di ba? Para saan, for example, galit. Para saan ang galit? Para hindi ka pumutok sa loob. Para mailabas mo. 'Di ba? May negative effects talaga siya, pero may positive rin sa atin 'yon. Fear. Kung wala kang takot, no? Pag may babagsak na building sa harapan mo, eh wala kang takot. Katangahan naman ang tawag doon, 'di ba? Wala akong takot eh. Di ako alis. May maganda na idudulot sa atin yung mga ganun na negative na ano. Kung magagamit mo siya sa tama. Yun yung para sa akin. Okay? So next question. From Rob, Robby. Rob ako ng Rob, baka Robby ang panay. Sorry kung mali akong ano ko, ang Lloyd na lang. Kasi second name mo yata yung Lloyd. Paano naman po kung yung upline is walang programa sa'yo kasi strong leg ka po? Anong pwedeng gawin, coach? E di gumawa ka ng sarili mong programa. Huwag nyo tingnan palagi yung nasa taas. No? Huwag nyo tingnan yung mga nasa taas. Wala namang maganda may dudulot sa inyo. Usually, ang pagtingin mo lang sa taas is inspiration. Pero kung yung upline mo para sa'yo ay walang kwenta, wala naman sa kanila yung success eh. Ikaw gumawa ng paraan mo. Ang tagal bago ko nakahanap ng mga mentors, mga uplines na talagang susuporta. Ang tagal. Diyos ko, ang hirap makahanap ng ganyan. Pero hindi ko naging focus yung paghahanap sa kanila. Kung wala, di ako gagawa ng paraan sa sarili ko. Ha? Kung wala, ako gagawa ng paraan. Kung ayaw nila akong turuan, diwag. Ako mag-aaral ng akin. Alam, ang point ko lang dito is, huwag kayong mag-focus sa mga bagay o tao na wala naman kayong control. Ang mga tao, wala naman kayong control sa mga tao eh. Isa lang naman yung kaya natin kontrolin na tao eh. Sarili natin, wala nang iba. Diyan kayo mag-focus. May stress kayo kakaisip. May stress kayo kasi nga, pinag-focus kayo sa mga bagay na wala naman kayong control. Diba? Kaya ako, pwede mo sabihin ako maluwag ako sa mga members ko. Kasi ayaw ko silang kontrolin. Ginawa ko na yun, naging control freak na ako dati eh. Hindi maganda. Ako din naman yung pinakang nai-stress. Hindi lang sila. Nai-stress sila, mas nai-stress ako. Diba? So mag-focus ka lang sa sarili mong production. Mag-focus ka mula sa iyo pababa. No, kung walang tumutulong sa iyo sa taas, edi wala. Kung strong leg ka, edi ibig sabihin, it's either ikaw yung magaling na leader, kaya nagkaroon ng strong leg yung upline mo, or spillover yan. Di ko alam sa case nyo eh. Pero, umataw ka, mag-focus ka sa tamang lugar, which is sa production mo, then sa mga members mo. Okay. Basta yun, gamitin mo yun, yung mga nakikita mong mali sa upline, huwag mong gagawin sa mga members mo. Diba? Okay? So, yun. Yun ang sagot ko regarding dun. Next question. Manriza. Mirasol May. Ask ko lang po, ano ang pinakang effective na mag-follow up kapag na-share na po ng opportunity yung palaging di na po nagpaparamdam kapag lagi pina-follow up? Wala namang kasi itong ganitong tanong kasi is parang, no? Hindi ko, correct me if I'm wrong, na nag-expect kayo na parang merong something na basta gawin mo tong follow up na to, automatic, sasali na yan, bibili na yan. Walang ganun. Okay? Walang script na, ano, na pag sinabi mo lang, sasali na. Walang ganun. No, kailangan mo talagang maging ano, tawag dito, maging consistent at saka improve mo na improve. Basta ang importante nagfa-follow up ka. Hangga't di ka nila bina-block, di okay lang mag-follow up ka. Huwag mo silang kukulitin. Next. No? Ang nagiging problema kasi, palagi ko tinuturo sa mga members ko kasi totoo naman talaga 'to. The money is on the list, the fortune is in the follow up. Ang nagiging problema nga lang is napakakunti ng taong pina-follow up mo kasi. Talagang ano, makukulitan talaga yung mga yun. Kung ang konti, imaginein mo na lang kung ang fina-follow up mo everyday is let's say 100 katao. Diba? I'm sure may mga makakalimutan kang i-follow up dun. Diba? Pero kung everyday may bago kang prospect, tapos may fina-follow up ka sa mga nakaraang prospect, meron at merong sasalin, meron at merong bibili. Ang naging problema kasi masyado kayo nakafocus sa iilang tao. No? Nakafocus kayo sa ilang tao and meron pa sa inyo yung ganitong mindset
Basta mapasali ko lang to si Mayor, yayaman na ako. Patay tayo dyan, poor mindset. No? Lotto mentality. Okay lang, naiintindihan ko kayo kasi ganyan din naman ako mag-isip dati. No, basta may, makuha ko lang to, big fish, big fish. No? Lotto mentality. Gusto yayaman agad. Okay? So, iwasan nyo yung mga ganun. Dagdagan nyo ng dagdagan yung mga taong nilalagay nyo sa list nyo. Whatever list na ginagamit nyo. Right? So, yun. Shout out kay Rina Jean Rino. First time. Ito yung una, first timer. Okay. We hope, sa mga first timer, we hope na makasama namin kayo every Friday, 8 PM, Philippines time. No, open naman to sa lahat ng mga networkers, regardless kung anong kumpanya ka, which I assume na sana is legal. Wag, ang bawal lang is mag-mention ng kumpanya mo dyan kung saan ka kabilang, no? Wag tayong magpaweran dito. Okay? Ako nga, hindi ako nagme-mention kung saan akong kumpanya kabilang, eh. So, wag nyo nang banggitin din, ha? Kung alam nyo, wag nyo nang banggitin. Okay? Para common ground lang natin to. Alright? So, yun. Next question. From Rosemary Basanez. Bakit maganda ang networking at ano ang kaibahan nito sa ibang negosyo? Salamat. Okay. So, parang ngayon na lang ulit ito na itanong sa akin. No. Para sa akin, wag niyong gagawin yung networking is the best. Wag niyong gagawin 'yon. Amateur lang ang gumagawa niyan. Okay? Amateur. At pag sinabi kong amateur, hindi porket kumikita ng malaki eh hindi na amateur, mag-isip. Hindi rin. No? Amateur lang yung mga we are the best. Networking is the best. No? Wag niyong gagawin 'yon. Okay, kasi lahat naman ng industriya pwede nilang sabihin yun, eh. Tsaka ano bang basihan ng best? Diba? So maganda ang network marketing para sa akin, maganda ang network marketing para sa mga aspiring entrepreneurs. Yung mga gustong magnegosyo na walang kaalam-alam. Kasi ito na yung lowest risk, high potential income na klase ng negosyo. And ang pinakamaganda na part dito is natatrain yung mindset natin dahil dito talamak ang rejection and failures. Pero ang mga rejection at failures natin, ano ba yung mga rejection? Ano ba yung mga pinakang risk na makukuha natin dito sa negosyo na to? Yung masaktan yung feelings natin. Kasi napakaliit ng puhunan dito, eh. No? Unless pinag 31 accounts ka. Binaliw-baliw ka nung upline mo, pinag 31 accounts ka kaagad, no? Unless ganon. Pero usually ang liit lang ng ano, eh, magkano puhunan, 'di ba? Usually mga kumpanya magkano puhunan? No? Sabi nga may 2,000, Diyos ko po, 2,000. Meron 4,000, 8,000, 6,000, 10,000, 15,000. Ang liit pa rin nun. Kumpara sa mga traditional businesses. Typical nag-range 30,000. Baka kulang pa yan. Sari-sari store, 30,000. Kulang pa yun. Sabi nga nung mentor ko, ano pa lang yan? Papel pa lang yan. No? Papel pa lang yan. Wala pa yung store mo. Sari-sari. Pati yung sari-sari, wala pa din. Diba? Kumpara sa traditional business, ang liit ng puhunan, kapital sa network marketing. Ang pangit lang talaga sa pandinig kasi nga, yung mga unethical networker nga, yun ang purpose natin dito sa Ethical Nation. No? Shout out, plug natin Ethical Nation. No, yun ang purpose natin dito sa Ethical Nation para mas kumunti sila at dumami tayo. No, na ginagawa yung negosyo sa ethical na paraan. Kaya pangit ang networking dahil lang sa mga unethical networkers, tsaka mga scammer, yung mga tawag dito, yung mga halang ang bituka talaga, yung mga talagang gusto lang talaga nilang yumaman tas wala silang pakialam sa mga tao. May mga ganung tao, no? May mga ganung tao. May mga kilala akong ganun. Yung mga scammer na talagang ano, halang ang bituka, siguro yun yung mga demonyo na nandito sa lupa, no? So, kaya po mapangat yung network marketing. Pero, maganda yan, pinakamagandang network marketing sa mga aspiring entrepreneurs nga. Kasi, low capital, no, low risk, high potential income. Kasi tapos, at the same time, tao yung negosyo. No? Relationship building sa mga tao. Kasi, di ba, pag-build ng network, mga downlines, di ba? Pag-generate ng mga leaders, mga ganyan. 'Di ba? Tao, yung negosyo. Which is para sa akin yun ang pinakang powerful na klase ng negosyo. Which is tao. Kasi pwedeng ang isang tao, dalawang tao, kaya ka ng payamanin, eh. Pero hindi naman tayo umaasa sa ganun. Pero kaya. No? Isang left at right mo lang. 'Di ba? Pwede talaga. Pero hindi tayo umaasa sa ganun. Pero pwede. Yun yung sinasabi ko. Kaya maganda.
and hindi siya nakakatakot. Kasi imaginein mo to, magta-traditional business ka, aspiring entrepreneur ka, wala kang alam, tapos minimum na kapital 100,000, tapos nalugi, iyak ka nun. Iiyak ka talaga. Kahit naman ako eh. Mapapaya ko, wala akong alam, baguhan, 100,000 na ilabas ko, depende pa sa klase ng background ko. Unless talagang mga negosyante ng pamilya ko, paano kung hindi, paano wala ka talagang alam? Di ba ang taas ng risk na malugi? Di ba? Pero unlike sa network marketing, magkano lang? At saka hindi ka, sa network marketing, hindi ka malulugi hanggat hindi ka tumitigil. Kasi once na nailabas mo na yung kapital, nakuha mo na yung products, laway na lang yung puhunan mo eh. Kailangan mo talagang maibenta lang to eh. Para mabawi yung puhunan mo. Diba? Hanggat hindi ka tumitigil. Unlike sa mga traditional businesses, like, alam mo, may store ka, may sarili kang store. May customer ka man o wala, magbabayad ka ng empleyado kung may empleyado. Magbabayad ka ng bill sa kuryente. Magbabayad ka ng bill sa tubig. Kung may pre-wifi kayo na ino-open dyan, magbabayad ka sa mga bills. May customer ka man o wala. Pero sa network marketing, wala ka namang kailangan, di mo naman kailangan magtayo ng store. Di mo naman kailangan mag-hire ng mga empleyado. Diba? Yung bills na binabayaran mo para sa bahay nyo, nagninegosyo ka man o hindi, binabayaran mo naman na talaga yun. Yung internet nyo, binabayaran mo naman na talaga. So, pagkakakitaan mo na lang. Diba? Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka lugi. Hanggat nandiyan sa'yo yung product at hindi ka tumitigil, ibenta yan, aralin kung paano ibenta, eh, hindi ka lugi. Diba? Eh, unlike sa mga traditional businesses na kapag hindi na kaya ng funds, kasi nga walang customer, pero nagbabayad pa rin ng mga operational expenses, talagang titigil nila yon. Kasi patapon-tapon na yung pera eh. I hope naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Hindi best ang network marketing, no? Hindi best. Maganda lang talaga to para sa mga aspiring entrepreneurs. Mga negosyanteng walang alam na gustong matuto. Na low risk, low capital, high potential income. Okay? So yun, yun ang view ko pagdating dyan. Yung kaibahan pagdating sa mga tawag dito sa mga traditional businesses. Alright? So next. Okay, from Master Jern Maya. Diba red flag kay SEC ang multiple accounts, pero bakit marami pa rin naka-multiple accounts sa legit na MLM? Actually, hindi ko din alam. No, magdating dito. Ang alam ko na ipinagbawal is yung more than 7 accounts. Yun ang alam ko na pinagbawal. Okay, more than 7 accounts, hindi na pwede. Hindi ko alam kung nag-update sila. Hindi ko alam. Pero yun ang alam ko. Hanggang 7 na lang. Tapos kapag lumampas na doon, hindi na talaga pwede. So ano na yan eh? Yung mga ganitong case na problema na ng kumpanya yan. Diba? So kung ano, dapat sundin talaga nila. Pero di mo naman kasi control yan eh. Di natin control sila eh. Kahit sayang oras natin sa kakaisip ng ganito. Sa halip na humataw na lang tayo. No, pero yun ang alam ko, ha? Yun ang alam ko, ang inaallow lang ni SEC is hanggang 7. Anything more than that is hindi na. Right? So, yun ang sagot ko regarding dyan. Okay, from Connie. May mga tanong niyo ha, i-ano niyo lang i-tag dito. I-comment niyo ulit pag hindi ko nasagutan kasi baka nalampasan. Okay, from Connie Murao Capiz. Ano pong maipapaano nyo sa mga taong feeling na mag-give up na? Okay? So, anong maipapaano sa mga mag-give up na? Quit ka na. Bye-bye. Good luck. Oh, shit. Nalag-lag. De, joke lang. No? Pero yun talagang gusto kong sabihin. Pero, ano, nagiging considerate na kasi ako sa feelings ng mga tao. Dati wala talaga akong pakialam eh. Ngayon, nagiging considerate. Konti lang. May konting pake. Sa feelings ng tao, no? Kasi ito para sa akin, no? Kasi usually yung mga ang ito yung sinasabi ko pag halimbawa may members ako na mag gusto nang sumuko at gusto nang tumigil, hindi ko sila minomotivate. Yun ang sa akin, ha? Hindi ko sinasabing tama yung hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ko, gayahin niyo ako, wag niyo silang motivate. Hindi, yun ang sa akin. Kasi para sa akin, paulit-ulit kong nire-remind sa kanila na yun, sinasabi ko sa kanila, pag sinasabi na nila na magkukwit na, din yan. Sinasabi ko, kung sa tingin mo ay yan yung, ano, yan yung paraan para matupad mo yung mga pangarap na pinagsasabi mo, eh di magkwit ka na. Kung makukuha mo yung mga pangarap mo sa pamamagitan ng pagkwit, magkwit ka na. Good luck. Yun ang sinasabi ko.
No? Kasi para sa akin, ano eh, hindi mo kailangan magpaalam sa akin. Magpaalam ka doon sa mga pangarap mo, doon sa mga reason why mo na drama mo pa, doon ka magpaalam. Hindi sa akin, walang nawala sa akin. No? Tutuloy pa din ako. At tutuloy pa rin ako sa pagkuha ko ng pangarap ko, at tutuloy pa rin ako sa pagtulong sa mga tao na hindi madrama na kunin ang mga pangarap nila. No, kasi yung usually, kaya nga Paul, di ba sinasabi ko sa inyo, mga tinuturo ko sa mga nakaraang pang Q&A natin, na huwag na huwag kayo mag-decide base sa, huwag kayo mag-decide base sa emosyon. Kasi from the word itself, nandito na sa tinanong ni Connie, feeling na mag-give up na. Feeling. Okay, 99.9% of the time, mali yung feeling na yan. Pag dyan ka nagbase ng desisyon, 110%, mali yan. Di ba? Magsisisihan mo. Di ba? So, ganun, pagdating sa feeling. So, bakit ko sinabi na, para klaruhin ko lang din, no? Bakit ko sinabi 99.9% of the time? Kasi minsan may mga sitwasyon na life and death situation na magre-rely ka sa feeling, sa reaction. Diba? For example, may makikita kang bata na masasagasaan kasi lumalakad sa kalsada. Diba? Hindi, mag-iisip ka pa ba? Liligtas ko ba siya? O wala na, patay na yun. Nag-isip ka pa eh. Yun yung sinasabi. Yun yung 0.1%. Yun yung 0.1. Nagagamitin mo yung feelings, yung reaction. Pero most of the time sa mga ganitong bagay, hindi ginagamit ang emosyon sa pagdedesisyon. Si pag pansin mo, halos buong buhay mo na palagi mong ginagamit yung emosyon mo sa mga pagdedesisyon sa mga bagay. Tingnan mo kung saan ka napunta, kung nasaan ka na ngayon. Kasi kung masaya ka, maganda buhay mo, no? Maganda buhay ng pamilya mo dahil sa emosyon yung pinaiiral mo sa bawat desisyon, edi ituloy mo. Pero pustahan, hindi 'yun mangyayari. Asa naman, walang ganun. Na naging successful ako kasi ginamit ko lang feelings. Lahat ng desisyon ko base sa feelings ko. Wala. Manino, pustahan, walang ganun. Hindi 'yun mangyayari. Okay? Hindi naman kailangan na walang feelings, no? Pero pagdating sa pagdedesisyon, especially major decisions, like yan, pag give up, ganyan, hindi emosyon ang ginagamit dyan. Palipasin mo lang muna yung emosyon na yan, tapos mapapansin mo, ganun paulit-ulit lang naman yan, paulit-ulit lang naman ang mangyayari yan. Bibigyan ka talaga na bibigyan ng maraming sitwasyon ng mundo, ng universe na bibigyan ka na rason para tumigil. Kasi china-challenge ka lang naman kung seryoso ka ba talaga sa pangarap mo o salita lang yan. Kasi halos lahat ng tao, maraming tao po, salita lang naman eh. Seryoso sa pangarap ko, seryoso. Tapos ma-reject lang 2 beses, hindi yata to para sa akin. Parang tanga lang, di ba? So challenge lang yan eh. Challenge lang ng universe yan. Kailangan, pag challenge, ibig sabihin kailangan mo lang lampasan. At dito mo na rin gagamitin, babalikan si reason why. No? Dito mo na rin babalikan yung reason why mo. Bakit mo ba ito ginagawa in the first place? Ano ba yung reason bakit mo gustong maging successful? Kasi kung hindi naman ganun ka-importante sa'yo yung reason na yun, edi mag-quit ka na. Hindi naman pala importante. Diba? Hindi to reverse psychology. May mga nagsabi sa akin, naalala ko ito may nagsasabi sa akin, reverse psychology mo yung mukha mo. Pag sinabi kong mag-quit ka talaga. Pag pinag-quit kita, sa mga members ko to ha, pag pinag-quit kita, mag-quit ka talaga. Hindi kita nire-reverse psychology yung mukha mo. Diba? Pinag-quit talaga kita, ayaw ko na kasi na madrama eh. Hindi yung reverse psychology, yung talagang gusto kong mangyari. Pero either way na piliin mo, wala akong pakialam. Magtuloy ka, mag-quit ka, wala akong pakialam. No, pag yun ay yung nasobrahan na sa drama yung member, no, paulit-ulit na lang yung sinasabi, paulit-ulit na lang yung problema, sinabi ko na kung ano yung solusyon, yun na naman yung problema, eh, bahala ka na sa buhay mo, sayang oras ko sa'yo. No? Dami-daming ibang tao dyan na committed, na sulit para sa oras at effort ko, ba't ako magbibigay pa ng oras sa'yo? Yun na, yun. Kaya harsh ako na upline, no? Para at least alam nyo, ganito akong klase ng upline, hindi ako touchy-feely na klase ng upline, considerate ako sa feelings, pero meron akong limit pagdating dyan. No? May limit ako pagdating dyan. Kasi kapag naitulong ko naman, sinabi ko na sa'yo yung kailangan mong gawin. Sinabi ko sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Sinabi ko kung ano yung solusyon. Ako pa yung gagawa ng solusyon para sa'yo. Ako pa ba? Di ba? So, yun. Okay?
Huwag kayong magdedesisyon. Ang bottom line, huwag kayong magdedesisyon base sa emosyon. Palipasin mo 'yan, pansinin mo. Pag lumipas na 'yung emosyon na 'yan, pansinin mo. Mapapaisip ka, masasabi mo sa sarili mo, parang tanga no, natatanga tuloy ako sa sarili ko. Ba't ko iniisip tumigil para 'yun lang? Tama, pag lumipas na 'yung emosyon. Pero pag nandiyan ka during the emotion, siguro hindi 'to para sa akin. Siguro para sa kanila lang talaga 'to. Hindi ako pinanganak para dito. Tama, tigilan niyo na kasi 'yung kapapanood ng mga telenovela. Meron pa ba nun? Uso pa ba yun? Ay, uso pa rin yun, mga lalo mga K-drama, di ba? So, yun. Okay, yun ang sagot ko regarding dyan. Alright, meron lang tayong 5 minutes. Habol. Sino pa? Okay, ayun, nawala na naman siya. Babasahin ko na yung tanong, nawala. Okay. Payaman ba? Payaman? Power ba? Marami mo nang tututunan? Okay, ito, from Rowan Cabales. Sir Carl, nag-stop ako pero gusto ko tumuloy ulit. Paano po ba? Bumalik konti-konti na mindset ako sa work, eh nahirapan ako mindset sarili ko sa network. Ito, may kasabihan nga, once a networker, always a networker. Once na nagising ka na sa reality ng mundo, na hindi mo talaga napaka sobrang baba ng chance na makuha mo yung pangarap mo sa pamamagitan ng employment, no? Hindi ito yung cliche na ginagawa ng mga networker na hindi kayo yaman sa pagiging empleyado. This is facts. Kahit i-research mo, napakababa ng chance na makuha mo yung pangarap na gusto mo, success, millions of income, millions of savings, magandang bahay. Napakababa ng chance nun pagdating sa employment, no? Mas mataas pa yung dito sa network. Pag sineryoso mo, pag nasa tamang, maraming factors, okay, maraming factors. Pero sa employment, mababa yan. Lalo na kung hindi type ng like, yung pagtrabaho mo is hindi katulad ng mga doktor, mga engineer, yung mga high class na ano, na klase ng profession, talagang sobrang baba, no? Kaya, once na nagising ka sa network marketing at pinaalam sa'yo kung ano yung realidad ng mundo, tapos bumalik ka sa trabaho, ang hirap eh, no? Ang hirap, hindi ko naman na-experience yan kasi yung trabaho ko bilang service crew, yun ang una't huli kong trabaho. Hindi na talaga ako bumalik kasi pride nga eh, pride. No? Pero yung isa nga, nung nag-mastermind kami last time, meron akong isang core leader na nagsabi sa akin yan na nag-network siya ng ilang taon, tapos tumigil siya, na-burnout, bumalik sa employment, pero talagang hinahanap-hanap niya yung network. Once a networker, always a networker. Basta nagising ka na, ang hirap na kasing tumulog ulit eh. Alam mo yung realidad, di ba? So ito yung masasabi ko para sa inyo mga ganun. Gusto kong bumalik kasi grabe tong mambaliw si Carl Serrano, eh grabe mang hype eh. Gusto kong bumalik sa network, di ba? So para sa inyo mga nag-iisip ng ganun na gusto mong bumalik sa network, ito yung palagi ko sinasabi. Kung magde-decide ka na babalik ka sa network, dapat yung decision na yon is hanggang dulo na. Yung commitment mo hanggang dulo na, yung hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging successful. Kahit anong mangyari, hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging successful. Pero kung iniisip mo lang na, try ko ulit, kasi baka this time, swertihin ako. Diba? Wag na. Trabaho ka na lang. Hindi ka para dito. Okay? Real talk. Real talk naman talaga yung mga pinagsasabi ko eh. No? Kung iniisip mo lang is, try ko ulit, bakit mali mo? Third time's the charm. Baka ito na yun, baka swertihin na ako, baka makuha ko na yung agila ko this time, baka ito na yung Power Payaman Company. Inaasa mo sa swerte pa din, hindi sa hard work, sa perseverance, sa commitment, 5 M's, hindi mo inaasa doon, kundi sa tsamba. Wag na, wag ka nang babalik, hindi ito para sa'yo. Hindi para sa'yo ang success. Magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka, magtrabaho ka pero wag kang babalik. Kung ganun yung thinking mo. Pero kung yun talagang iisipin, hindi, pag ginawa ko to hanggang dulo na talaga, it's either maging successful ako or mamatay na sinusubukan maging successful. Wala na talagang balikan. Burning bridges, kumbaga. Yun, mataas ang chance mo na maging successful talaga. Mataas na mataas. Pero kung kabaliktaran, try ulit, wag na lang, sayang. Sayang oras mo. Alright? So yun, it's already 9 PM. I hope marami kayong natutunan. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan na tanong. Pasensya na, no? Yung mga nawalang tanong, nawawala dito kay Facebook. Hinabol ko, kinaka-copy-paste ko eh. Habang sumasagot sa tanong, kinaka-copy-paste ko eh. No? So, pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan yung tanong. Next week na lang, bawi na lang ako by next week, Friday.
8 PM Philippines time. Every Friday ginagawa natin ito. Dito sa pages ko, kung saan man kayo nanonood na pages, then ina-upload ko rin yung replay nito sa YouTube ko, sa YouTube channel ko. So, bawi na lang. Agapan nyo, next time, set ka ng reminder sa phone mo, 8 PM Philippines time, para maka-attend ka dito. Friday, 8 PM Philippines time. Para ikaw yung una, kasi ikaw yung una makapagtanong. Okay? I hope na marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. I hope na power ko kayo. Bula-bula bibig, no? Tirik mata. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng value, and once again, pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang tayo next Friday. And before tayo matapos, may mga nilagay ako ng mga additional information, additional valuable information dito sa live na ito. Kung pinapanood nyo to sa Facebook, nandun yung mga links sa taas nito. Kung pinapanood nyo ito sa YouTube, na yung mga links ay nasa description, nasa ilalim. So, i-check nyo yan, especially yung Unlimited Prospects Handbook. Diyan ko itinuro kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect para sa negosyo mo, no? Sa pinakasimpleng paraan. Pero para sa mga masisipag yun, no? Hindi yun para sa mga tamad na ano, na walang gagawin, hindi yung gano'n nag-work. Walang gagawin, kikita na, hindi gano'n nag-work yun. So, hanapin nyo na lang, nakikita nyo yung link dito, umaandar din dyan. Kita nyo din. Nandun rin sa description, makikita nyo din. Okay? So, once again, magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits tayo next Friday. Bye-bye and God bless.